Simula ang pelikula kung saan si John Wick ay duguan at sugatan na lumabas sa kanyang sasakyan, habang pinipigil ang pagtagas ng dugo sa katawan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para panoorin ang asawa niya habang gumagapang. Napayukod na lang si John at nakatulog. Nagising siya sa kanyang kwarto habang inaalala ang masasayang sandali nila kasama ang asawang si Helen, bago ito mawala ng malay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan si John ay nasa ospital at mayroon palang malubhang sakit ang kanyang asawa. Bago siya umalis, malungkot na namaalam si John sa kanyang asawa sa pamamagitan ng paghalik nito sa noo. Kasunod nito ay tinabi ni John ang isang necklace sabay kinuha ang sasakyan at umuwi. Ang asawa niya ay may malubhang sakit na siyang ikinamatay nito. Sa araw ng libing, nakatayo si John sa puntod ng kanyang asawa habang minamasdan siya ng isang lalaki sa likuran. Ang lalaki ay dating kasamahan ni John na si Marcus. Pinarating niya kay John ang kanyang pakikiramay sabay nagpaalam na din sila sa isa't isa. Pagkatapos nito, si John ay nasa kanyang bahay, nang may isang tao ang kumatok sa pinto. Isang babae ang pumunta kay John para ibigay ang mahalagang liham kasama ang isang cute na aso. Ang liham na ito ay mula sa pinakamamahal niyang si Helen, kung saan sinabi nitong tanggap na nito ang kanyang kamatayan, at nais niyang si John ay magmahal muli at mag-move on kasama ang ibinigay niyang aso bilang alaala na rin sa kanya. Nang mabasa ito, si John ay napahagulgol na lang sa pag-iyak. Pagkatapos ay kinuha niya ang aso at tiningnan nito ang flower-adorned collar ng aso, kung saan pinangalanan ni Helen ang aso bilang si Daisy. Mula sa gabing yun, tinanggap ni John ang aso bilang sarili niyang obligasyon at responsibilidad, at bilang alaala na rin ng kanyang asawa. Kinaumagahan, ginising ng aso si John at sinusundan niya ito kahit saan. Pinakain ni John ang aso at sinabing bibilhan niya ito ng dog food. Pagkatapos ay umalis na nga sila kasama ang aso, sakay ang kotse niyang vintage Mach 1. Nagpagasolina muna siya at nasalubong ang tatlong mayayabang na Russian gangster kabilang na si Yosef Teresov, anak ng mafia crime boss na si Vigo Teresov. Lumapit si Yosef kay John at pinuri ang sasakyan nitong vintage Mach 1. Pagkatapos ay tinanong niya ang presyo ng kotse pero tugon ni John na hindi niya ito binibenta. Dahil dito ay binantaan ni Yosef si John sa wikang Russian na sinasabing everything has a price bitch, na akala niya hindi naintindihan ni John. Kaya naman sinagot din siya ni John sa wikang Russian na not this bitch. Dahil dito, medyo nainis si Yosef kay John. Mabuti na lang ay pinigil siya ng kanyang kasamahan at sinabi kay John na have a good day sir. Kalaunan sa araw na yun, nagtungo si John sa abandonadong lugar para dito niya mailabas ang kanyang lungkot sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan. Halos ibangga niya na ang kanyang kotse sa truck pero napahinto niya rin ito. Kinagabihan ay matutulog na sila ng kanyang aso, nang biglang may narinig siyang ingay. Dalawang anino ang nakatayo sa harap niya at sa di inaasahan ay may humampas sa kanya ng baseball bat sa likuran. Sinimulan nilang bugbugin si John ng walang awa. Isa sa mga lalaki ay kinuha ang aso niya sabay binale ang leeg nito. Sinabi ng isang lalaki na hanapin nila ang susi ng kotse at sagot naman ng isang lalaki na nahanap niya na. Bago sila umalis, tinanggal ng lalaki ang face mask niya at siya pala si Yosef na lalaki kanina sa gasolinahan. Sinabi niya kay John na matulog na ito nang mahimbing sabay umalis. Nang magising si John, lumapit siya sa kanyang aso habang nilalambing ito. Pagkatapos ay inilibing niya ito sabay nilinis na rin ang mga dugo sa lapag. Hindi matanggap ni John na maging ang alaala ng kanyang asawa na asong si Daisy, ay kinuha na rin sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Yosef ang sasakyan ni John sa shop ni Aurelio. Sinabi ni Yosef kay Aurelio na kailangan niya ng bagong malinis na papeles at bagong plaka ng sasakyan. Subalit nakilala naman ni Aurelio ang may-ari ng sasakyan, at tinanong kung saan nila nakuha ito. Pinagyabang ni Yosef kung paano niya kinuha ang sasakyan na ito, at kung paano niya rin pinatay ang aso ng may-ari nito. Pagkatapos ay kabadong sinabi ni Aurelio na alisin na nila agad ang kanilang sasakyan sa lalong madaling panahon, ngunit mayabang namang tugon ni Yosef na pag-aari niya si Aurelio at ang shop na ito. Sagot naman ni Aurelio na hindi siya nagtatrabaho para sa kanya, kundi sa kanyang ama sabay sinuntok si Yosef. Isa sa kasama ni Yosef ay tinutok ang baril kay Aurelio, mabuti na lang ay pinigil din siya ng kasama niya. Tumayo si Yosef at sinabing isusumbong niya siya sa kanyang ama sabay umalis. Kalaunan, dumating na nga si John sa shop para tanungin si Aurelio kung nanggaling ba dito ang kanyang sasakyan. Sinagot naman ni Aurelio na dito nga nanggaling sabay sinabing ang anak ni Vigo ang mismong tao na kumuha nito sa kanya at pumatay ng kanyang aso. Maya-maya ay tinawagan ni Vigo si Aurelio para tanungin kung bakit nito sinuntok ang kanyang anak. Simpleng sagot naman ni Aurelio ay dahil ninakaw ng kanyang anak ang kotse ni John Wick at pinatay pa ang aso niya. Kabadong sagot naman ni Vigo na...
Ngayon, si Vigo ay tila hindi na mapakali at nagtungo ito sa kanyang penthouse kung saan kinongratulate siya ng isa sa mga tauhan niya, pero sinabi niya na gusto niyang makita ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Samantala, pumasok na si John sa kanyang basement dala-dala ang malaking maso. Sinimulan niyang basagin ang lapag. Lumalabas na dito niya pala itinago ang kanyang mga baril pati na rin ang mga gold coin. Ang kabadong si Vigo ay pinatawag ang kanyang anak. Una ay inabutan niya muna ito ng maiinom at sinabing ang ganda ng jacket niya, bago niya ito bigyan ng suntok sa tiyan ng 2 beses para sawayin siya at ipaalala na nagkamali siya ng taong binangga. Gusto nang umalis ng tauhan ni Vigo pero pinagbawalan siya ni Vigo at sinabing manatili. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Vigo sa kanyang anak na napakalaking pagkakamali ang nagawa niya. Sinabi niya na ang taong ginambala niya ay si John Wick. Si John Wick ay dating may ugnayan kay Vigo hanggang sa makilala niya si Helen at piniling umalis sa kanya. Si John Wick ay mayroong reputasyon bilang isang babayaga, o boogeyman, o sa halip, siya ang pinadala para patayin ang nasabing boogeyman. Sinabi niya pa nung mga panahong si John Wick ay pinatay ang 3 lalaki sa bar gamit lamang ang isang lapis upang ipaalala sa anak niya kung gaano kadelikado si John Wick. Nang magre-retire na si John Wick para pakasalan si Helen, binigyan niya ito ng napaka-imposibleng misyon na walang sino mang nakagawa. At ito rin ang naging susi kaya naitatag ang kanilang malawak na sindikato ngayong kasalukuyan. Sinabi naman ni Joseph na kaya niyang ayusin ang sitwasyong pinasok niya at tapusin ang nasimulan niyang gulo. Ngunit binalaan lang siya ni Vigo na hahanapin siya ni John kahit saan at wala siyang magagawa. Pagkatapos nito, agad tinawagan ni Vigo si John para ayusin ang sitwasyon, subalit pinatayan lang siya ni John ang telepono. Nangangahulugan ito na nasa malaking panganib ang kanyang anak. Kinagabihan, gumawa agad ng desisyon si Vigo na unahan na agad si John at nagpadala ito ng ilang asasin sa bahay ni John. Ngunit walang kahirap-hirap namang inubos ito ni John hanggang sa kahuli-hulihang asasin. Isang police officer ang pumunta sa kanyang bahay. Sinabi ng police na nakatanggap sila ng noise complaint kaya nagtungo sila dito. Tinanong niya si John kung bumalik na ba siya sa serbisyo nang makita niya ang mga patay na katawan sa likuran ni John. Simpleng sagot naman ni John na meron lang siyang nililinis na kalat. Pagkatapos nito ay umalis na ang officer. Para i-dispose ang mga bangkay, tinawagan ni John ang underworld cleanup team kung saan dati niya rin itong mga katrabaho. Matapos ang insidente, nakipagkita si Vigo sa kasamahan ni John na si Marcus, at inalok niya ito ng $2 million contract para patayin si John Wick. Sinabi niya rin sa kanyang assistant na si Avi na ipaalam niya rin sa ibang mga assassin ang kanyang nasabing offer. Masaya namang tinanggap ni Marcus ang offer na ito. Si John ay nag-check-in na sa New York Continent Hotel, na eksklusibo lang ito sa mga underworld criminal. Nasalubong niya doon si Perkins na isa ring assassin, at si Winston na manager at owner ng Continental at dating kaibigan din ni John Wick. Nang tinanong siya ni John, pinaalam sa kanya ni Winston na si Joseph ay nasa nightclub na tinatawag na Red Circle. Agad na nagtungo si John sa club kung saan naroon si Joseph at mga kaibigan nito. Una niyang pinuntahan ang dati niya ring kasamahan para sabihing mag-day off muna ito ngayong araw dahil meron lang daw siyang lilinising bagay. Samantala si Joseph naman ay nagsasaya sa pag-inom ng champagne kasama ang mga babae, habang si John ay isa-isa nang pinapatay ang mga kasamahan niya. Nang makita na nila si John, nagsimula na ngang magkagulo sa club at si Joseph naman ay nabahag ang buntot at tumakbo. Walang kahirap-hirap na pinatay ni John lahat ng humarang sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas si Joseph sakay ang kotse. Bumalik si John sa Continental na duguan matapos nitong matamo ang saksak mula sa mga tauhan ni Vigo kanina. Ngunit hindi niya naman ito masyadong ininda. Sinabi ng doktor na magpahinga muna siya dahil maraming nawalang dugo sa kanya. Ngunit si John ay walang pakialam sa paliwanag ng doktor at uminom ito ng alak. Sa kabilang banda, umakyat na si Marcus sa taas ng gusali at tinutukan si John ng sniper habang natutulog. Napansin niyang may isang tao ang pumasok sa silid ni John, kaya agad niyang ginising si John sa pagbaril nito sa unan. Lumalabas na si Perkins pala ay plano ring patayin si John dahil sa malaking halaga na inalok ni Vigo. Sa huli ay nabigo din si Perkins mapas lang si John. Pagkatapos ay sinabi ni Perkins na inoperan lang din siya ni Vigo patayin siya, kapalit ng $4 million. Pagkatapos ay sinabi ni Perkins kung saan nakaimbak ang majority sa asset ni Vigo upang hindi lang siya patayin ni John. Biglang dumating ang lalaking nagngangalang Harry na kabilang sa organisasyon ng Gold Coins. Si Perkins ay itinali ni sa upuan, subalit walang kamalay-malay si Harry na unti-unti na pala itong nakakawala sa posas. Pagkatapos ay agad niyang inatake si Harry at pinatay ito. Lumipat ang eksena kay John kung saan nakarating na ito sa simbahan.
Sinimulan niyang pagbabarilin ang mga tauhan ni Vigo at pagkatapos ay tinanong sa pari kung saan matatagpuan ang vault. Pagdating doon, pinaalis niya muna ang mga babae sabay sinunog na ang vault na naglalaman ng limpak-limpak na salapi. Kalaunan ay dumating na si Vigo kasama ang mga tauhan at nagkaroon ng konfrontasyon sa pagitan ni John at sa panig ni Vigo. Sa kasamaang palad ay nabangga si John ang sasakyan at nakatulog dahilan para siya ay tuluyang mapasakamay ni Vigo. Pagkatapos ay tinatawanan siya ni Vigo dahil sa mababaw daw na dahilan ng paghihiganti ni John. Tinanong niya kung ano ba ang espesyal sa aso at kotse niya. Tugon naman ni John na mula nang mawala ang kanyang asawa, ang aso na lang ang natitirang alaala nito sa asawa niya, subalit pati ito ay kinuha sa kanya ng kanyang bastardong anak. Pagkatapos ay binalaan niya si Vigo na ibigay niya ang kanyang anak o mamamatay siya kasama ng kanyang anak. Hindi naman siya pinansin ni Vigo at pinaubaya na siya sa kanyang mga tauhan, kung saan sinofocate siya gamit ang garbage bag. Mabuti na lang ay nakabantay pala si Marcus kay John at binaril ang mga tauhan ni Vigo. Matapos talunin ni John ang natirang tauhan ni Vigo, sa wakas ay nagawa niya ring mock-honor si Vigo at pinilit itong hingin ang lokasyon ng kanyang anak. Alang-alang sa kanyang buhay, tinuro naman ni Vigo na si Joseph ay nasa Brooklyn Safe House. Pagdating sa safe house, kahit na ito ay napaka-secured ng mga armado, hindi pa rin ito umubra kay John at inubos lahat ng tauhan ni Vigo. Pinasabog niya lahat ng mga sasakyan na pwedeng gamitin sa pagtakas at sa wakas ay nahuli niya na nga si Joseph sabay binaril ito sa tiyan. Bago niya ito tapusin, binalik niya ang sinabi ni Joseph sa kanya sa gasolinahan na everything has a price, bitch. Pagkatapos ay nagkita muli ang magkaibigan na si John at Marcus, at napag-alaman ni Perkins na nag-traidor pala si Marcus sa offer sa kanya ni Vigo kaya agad niya itong pinaalam kay Vigo. Pinadala ni Vigo ang mga tauhan niya sa bahay ni Marcus para ipaghigante ang pagkamatay ni Joseph. Sinisi niya si Marcus sa pagiging traidor nito, at kung di dahil sa kanya, malamang ay buhay pa daw ang kanyang anak. Nagawa naman ni Marcus pumiglas at lumaban, ngunit sa huli ay tinuluyan din siya ni Perkins. Bago umalis si Vigo, tinawagan niya si John para ipaalam na pinatay niya si Marcus. Sa kabilang banda si Perkins naman ay ipinatawag ni Winston sa isang meeting. Ipinaalam sa kanya ni Winston na nilabag niya ang Continental's regulation dahil sa pagpatay niya kay Harry, at binabawi na ang kanyang membership. Pagkaalis ni Winston ay binaril siya ng mga tauhan nito at kasabay naman nito ay dumating ang mga underworld cleaner para kunin ang bangkay ni Perkins. Lumipat ang eksena kay John at hindi nito matanggap ang pagkamatay ng kanyang kaibigan kaya, nagpasya siyang ipaghigante ito at patayin na rin si Vigo. Nagawa niya namang mahabol si Vigo at nagkaroon ng matinding habulan ng kotse ni John at sasakyan ni Vigo. Sa huli, nagtuos na ang dalawa, ngunit malinaw naman na hindi kaya talunin ni Vigo si John at sa huli, tinuluyan na siya ni John sa pagsaksak sa kanyang leeg. Pagkatapos ay ibinalik tayo sa simula ng eksena kung saan si John ay patuloy ang pagdurugo, ngunit patuloy pa rin itong lumalaban tuwing tinitingnan niya ang video kasama si Helen. Pumasok siya sa dog shelter para gamutin ang kanyang sugat, at nag-ampon na rin siya ng isang pitbull at iniuwi ito kasama niya.